Hi guys! Papakita ko sa inyo kung paano mag-preserve ng mga vegetables for a long time at hindi siya masisira. Trust me, believe me, fresh na fresh pa rin ang dating niya. So kung makikita nyo, ayan, meron ako ditong potato. Ayan. Kita nyo, gaganyan lang siya, magbibiyak-biyak, pero pag gusto niyang lutuin, halimbawa lutuin nyo bukas, tanggalin nyo dito ngayong araw na to, ngayong gabi na ito, tapos yan lang yan siya, tapos balatan niya, fresh na fresh pa rin siya, walang pinagbago, trust me. Dati ko nang gawain yan since nagtatrabaho ako sa Boots Pharmacy, so ako lang mag-isa, no? Ako lang mag-isang kakain, walang pinagkaiba, fresh pa rin, ganun pa rin ang dating niya. Kasi pag ang patatas kasi, matagal mong ilagay yan sa, dito lang sa normal, sa ref, hindi sa frozen. Ano siya, magtutubo yung dahon. At saka kung sa labas naman, ngayon din, manguluntoy din siya. At saka tutubo yung dahon. Ito, meron ako ditong broccoli, nakita nyo. Fresh na fresh pa rin siya. Ilang buwan na yan? I bought this since first week of April, nandyan siya. Pinuprosin ko siya. Hindi ko binabasa, hindi ko hinuhugasan. Ilagay mo lang siya diretso. Babalutin mo siya ng cling film. Yon ang tamang pag-preserve ng broccoli or cauliflower, pwede rin, o broccoli, potato, carrots. Carrots, naubos na kasi yung carrots ko eh. Yan, ikita nyo, green na green pa rin siya. Ayan, pag niluto yan, green na green, parang fresh na fresh pa rin siya, walang pinagbago. So, ganyan lang ang pag-preserve para tipid, lalo na sa mga pangyayaring ito ngayon. At hindi tayo dapat gumastos ng normal ng paggastos, kailangan tipid-tipid. And one more thing guys, mga ka-inspiration. Pag ako gumagawa ng bulalo, dinadamihan ko yung tubig. Dinadamihan ko paglaga. So, pag gusto kong gumawa ng soup, ayan, naka-preserve siya. Ito, bulalo yan. Soup na yan. Soup lang yan. Tubig lang yan, guys. Walang laman. So, pero may lasa siya. So, ang gagawin ko, pag gusto kong magluto ng soup, ng madalian, kunin ko lang isang ganito. Ayan, nakano na siya. Ayan, nakabukod-bukod na. Kunin ko lang isang ganito. Pakuluan ko, initin ko, pakuluan ko. At pagkatapos, lagyan ko lang ng sibuyas, bell pepper, at saka lagyan mo lang ng sutanghon kung gusto mo. Mas maigi sutanghon. That's it. Napaka normal. At saka hindi mo na kailang timplahan kasi may timpla na yan. Nilagyan ko na yan ng nor cubes. Ganyan lang guys, pang madalian. Kailangan natin magtipid-tipid. So ganyan ang mga dapat natin gawin sa panahon ngayon. So nakikita nyo rin, meron akong crab sticks. Meron akong, ano ba yan? Pastries. Pag mahilig kasi ako mag-bake-bake, guys. Tapos yung mga brown breads ko, ayan, naka-frozen din siya. Ayan, naka-frozen siya. Mahilig kasi ako mag-toast ng bread. So, ang ginagawa ko, matagal yan, guys, hindi yan nasisira. Kahit pa dito kasi sa Bahrain, merong expiry yung ano, yung mga breads nila dito. Pero, pag nilagay mo sa frozen, hindi yan hindi yan masisira. At kung gusto mo siyang kainin, initin mo lang siya. Ilagay mo siya sa pan. Ayun, napaka-dabis, napakadali. So, kahit anong gusto nyong i-frozen dito, patatas, carrots, tomato, wag lang sibuyas, at saka, yung bawang, pwede siya. Sibuyas, wag kasi malalata, sinubukan ko na. Ang technique sa sibuyas, wag nyo siyang ilagay sa ref. Ilagay nyo lang siya sa labas. Kung meron kayong mga plastic, yung mga parang tray na may butas-butas, doon nyo ilalagay yung sibuyas ninyo. Believe me, kahit abutin ng 1 month yan, hindi yan tutubuan ng dahon. Kasi pag ilagay ninyo sa loob ng ref, tutubo po yung mga dahon niya, magdadahon siya, so madaling masira. Pero pag ilagay nyo lang siya sa labas, hindi po yan. Pero kailangan lang talaga yung lusutan ba yung tray ninyo, may mga butas-butas. Di ba may mga tray tayo na may mga butas-butas? Ganyan po. Para po lagi siyang nahanginan at hindi makulob at hindi magtutubuan ng dahon.
So, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-preserve ng gulay ng panghabang ilang linggo or ilang buwan. Actually, buwan na nga ito eh. April, May. So, buwan na yan. Sobra na yan. Magdadalawang buwan. Ganyan lang siya guys. Madali lang. Kailangan natin magtipid. So, next video, bukas, magluluto pala ako ng beef broccoli with oyster sauce. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-fresh pa bukas. Thank you so much!